Welcome back to my YouTube channel again. This is your agriculture vet, Layman. This is a mixed niche channel of agri and teaching. And today, may bibisitahin tayong isang farm dahil alam nyo naman na malapit sa puso ko ang mga bagay na may kinalaman sa agri. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, please do subscribe, watch, like, at pa-bell on na rin para updated ka every time mag-upload ako ng bagong video. So, let's agree! Agriculture, andito po tayo ngayon sa San Luis Uno sa kanilang agri-farm. So, meron po sila ditong association ng Healthy Farming Association ng San Luis Uno. At nagtutulungan po sila para maipatag-guyod nila ang kanilang gulayan. So, iba't iba po ang kanilang tinatanim here. May sitaw, ampalaya, sili, eggplant, and so many more. Napasarap po ang aking intro. Wait, paano ba ako nakarating dyan? Let's go back for a while, mga ka-agriculture. Let's start here. So, andito tayo ngayon sa likod ng school kung saan tayo bago-bago tungo doon sa ating agri-farm na tinukoy sa ating intro, mga kanya. Syempre, dahil nasa mulok tayo, maglalakad tayo para makarating tayo sa ating patutuhan. Excited naman kayo mga ka-agriculture na marating ating agri-farm kanina. So, masyadong mabagal ang ating paglakad, kaya kailangan natin mag-speed up at aabot na tayo ng siyam-siyam kapag pinlay natin ang video na to. Sa lugar na kanilang pag nagtataniman o bahagi ng taniman, which is ang kanilang sitawan at ang talungan. Meron mga pa ilan-ilan mga puno ng papaya na nakikita ko dun sa gilid. And here we are, nandat na namin ang pinaka-leader ng grupo na nagtatali na ng kanilang pang-deliver ng mga produkto o ng mga sariwang gulay na galing po sa kanilang agri-farm. So, actually, ang ginagamit nila dito para mailabas ang kanilang produkto ay ang kanilang habal-habal o yung motorcycle na ginawa, na ilagyan lang ng extension ng kahoy para doon ilagay yung mga kanilang mga produkto na nagmumulat doon sa anim. So, ito yung kanilang rest house kung saan nagpapahinga ang mga kasapi ng asosasyon. And very sweet ang mga taga dito. Talagang pinitimpa-pinilaga kami ng kaping barak. Excited na kami. Hindi namin alintahan ang init ang panahon kasi alas 12 talaga yan. Inintay lang namin ng konti ang ulap na matakman yung sinag ng araw, pero hindi kami papipigil kasi minsan lang talaga to na magkaroon ng opportunity na makapunta sa isang farm. At syempre marami rin tayo matutunan kapag tayo ay magtatanong doon sa mga farmers dahil nga sila ay expert sa pagtatanim ng kanila sinasaka. And meron ditong malaking ilog which is one of the good source na tubig na kailangan ng pananim. Diba? Kailangan ng tubig. So, ayan. So, makikita ninyo meron mga bahagi na meron makapal na, mga gumagapang na dahon, at meron din naman mga bahagi na medyo manipis pa lang dahil nga nag-uumpisa pa lang at hindi pa ganun kalago yung kanilang tanim na Ampalaya. And malawak ang kanilang lupang tinaniman nito, which we hope na talaga marami silang makuhang ani.
Ayan, sinusundan namin yung mga kasapi ng asosasyon at yung may iba, may ari ng lupa para malibot natin, mapakita natin yung kanilang tanim ng palaya. So, hindi ako dyan umiimik guys kasi medyo nahihiya talaga ako. So, yung, alam niyo yun, yung vlogger na minsan hindi naman nahihiya rin naman dahil napag marami. Bitter gourd o mas kilala sa Ampalaya in Tagalog o Marigoso na may scientific na mumordica charantialin ay pangunahing tinatanim na gulay sa Pilipinas dahil sa kanyang bunga at bulaklak na karaniwang mapait ang lasa. Ito ay maaaring itanim sa anumang buwan ng taon ngunit nakakakuha ng mas mataas na produksyon sa buwan ng Oktubre hanggang Pebrero. Ito ay sa kadahilanang madaming nabubuong bulaklak ng Ampalaya dahil sa mainit na panahon. Mayroong dalawang uri ng buto ng Ampalaya sa merkado. Ito ay ang Open Pollinated Varieties or OPV at ang Hybrid Varieties. Ang Open Pollinated Varieties or OPV ay makukuha sa mga pinakamalapit na Research Outreach Stations or ROS at ang buto naman ng mga hybrid ay mabibili sa mga tindahan na agriculture. Bukod sa Ampalaya, meron din sila laban o let's have an opportunity para makakuha nito. Pagpuhan na, galing ito na. Okay na po ito. Yan, maganda yan. Ma'am, tingin! Dito yun. Init, gusto. Ilang ano po yan? Ilang months? Wala pang ano, ma'am. Wala pang 60 days. Tayo magtatapos sa vlog na to dito sa kanilang tawa na kagaya ng kanilang mga Ampalaya ay malawak din and nakikita nyo na meron ng mga dilidili mga dawag kasi marami na sila naani at naani pa dito and talagang mamamangha ka kung gaano nila pinagtsatsagaan at pinaghihirapan ang kanilang mga paningin upang patuloy itong mamunga at lumago and magtatapos ako sa kasabihan is once in our lifetime we need a doctor, a lawyer, and a teacher. But three times a day we need a pharmacist. That's it. This is your agri-entrepreneur Beth Lyman. Thank you for watching.